So, yesterday we discussed about the wrist joints and also a few laboratory activities that needs to be done. Today we are going to talk about the hand. So, the hand itself. Pasabot ang atong i-discuss karon is the hand or starting from this, no? Kung nasa na siya nagputi, no? Going up. Wala na siya apil ang wrist. So, we'll talk about the carpometacarpal joints. So, the carpometacarpal joints, the joint between the distal carpal bones and the metacarpals. So, that's why we have the term carpo and meta. So, carpal, this is the distal. Distal metacarpal, distal carpal, distal row. Of the carpal bones, and you have your metacarpal that refers to the bones which is found in this area, no? Starting from here to here, that is your metacarpal bones, no? So carpal metacarpal joints is a plane synovial. So when you say plane synovial, it has only one motions, no? Flexion and extension with a little bit of radial and ulnar division. So among the digits, okay, among the digits, the 2 and 3, this one, your index and middle metacarpals are non-mobile. The 4th, which is the metacarpal for the small or the ring, no? Ring finger is mobile but limited. And the 5th, no? Kanisya diri the 5th, kani imuhang kamingking ng metacarpals, this is the most mobile among the 4 digits or among the 4 metacarpal joints, no? So diri siya mobile siya diri. So first 1, 2, 3 man siya stable, limited na siya ang 4, ang 5th mo pinaka mobile. That's why in sports, no, especially boxing and mixed martial arts, or yeah, when they try to punch, we use these metacarpals, the 2 and the 3. Why? It is more stable compared to these 2. Sometimes accidentally, especially in boxing, when they hit the face of their opponent, and the 4th and the 5th metacarpals is the one that hits, no, especially in the jaw. Andre, what happens? Because it is mobile and it is not stable, ma-fracture. Mabali. So, say mabali ang it's either the 4th or the 5th metacarpals. Because of its motion or ability, no, nga naa sa iyang carpal metacarpal joints, so mga fracture siya. So the carpal metacarpal joints, no, among them, it's a saddle, no, the saddle type of joint between the metacarpus and trapezium. So, sa distal end, asama na siya dapit ang trapezium, di ba? Going back sa anatomy nato yesterday. So, we have here the trapezium.
Okay? This is your trapezium. That is on the base of the thumb. Diba? This is the first metacarpal man. So, it is a saddle shape. That's why, if you're going to look at the movement between the metacarpus of the thumb and the trapezium, there are 3 degrees of freedom since it is in saddle shape or saddle type of joint. So, na siya'y abduction, adduction, na siya'y flexion, na siya'y extension. Napagod siya'y circumduction and you have your opposition, no? Kana, maginana ka, magpunit, no? That is thumb opposition, yung ginatawag. So, circumduction, you have your abduction, flexion, abduction, adduction, you have your flexion and extension. Extension, palikod na, gana. Tanawin mo, gana siya. So then you have your opposition. The rest of metacarpophalangeal joints is a condyloid type. Na condyloid type ang imong metacarpophalangeal. Unsa man ang metacarpophalangeal? So this is now between the phalanges. Sabot pa sabot. Kani siya nga joint diri. Ang tam nato nga sir nganong dira man siya. Di ba kay sa atong istorya ginaw kag last time or yesterday, wala may DIP no. Ang imong metacarpophalangeal or ay imong thumb. Wala siya wala siya DIP, wala siya intermediate rather, no? Proximal and DIP rin siya. Then let's go to metacarpophalangeal. Ang metacarpophalangeal is the joint here. No? Ano siya? So, it's a condyloid type of joints. Ang pinaka-mobile nila nga condyloid is the kani, index. Okay? So, ang movement diri sa kani nga joints, you have your flexion, extension, flexion, extension, and you have your abduction, adduction, and some opposition. Kaya makaana man ang finger. Ana. Nasa opposition, no? Thumb. Okay, then you have your palmar ligaments, no? So kaning ka palmar ligaments is a capsular ligaments found in this area. It stabilizes your metacarpals. Then you have your collaterals also. Then let's go to your interphalangeal joints. Your interphalangeal joints starts from here. You have your proximal interphalangeal. Kani siya diri? Kani? Kanang ikaduwa nga linya? Kani? Kani? Okay. So you have your proximal interphalangeal and your DIP na sa tumon. So, your interphalangeal joints is a synovial hinge. When you say hinge, it's a flexion and extension na movement yung gina-allow. So, wala na siya other kwan, di ba? Mag-move na siya, anara. Dili na nimo siya mapakilid. No? Ana. Same na, flexion and extension. Kay hinge naman siya. Unlike aning diri, nga condyloid nga pwede, no? Bisan diri, pwede nimo matuyok. Bisan ana no kay condyloid man ang diri nga joints ang sanakol nimo or your metacarpophalangeal. Kay na siya'y strong collateral ligament. So ang collateral ligament is na diri sa side no diri timbang na siya'y
radial and ulnar, no? Dire sa DIP na gyapon na. Okay, so you have your proximal and distal. Distal. So this is your proximal intercollegial, no? Kana kani and kani sa tumoy kani dire. This is your kana ang pinakalas nga bad list sa imong tudlo, that is your DIP, distal interphalangeal joint. Kani siya distal interphalangeal, no? Muna siya pinakatumoy nga tudlo. Kumutahan na itong joints, kana siya dra. Kana muna siya mo ang joints. Kani distal interphalangeal joints na atin sa ubos. Okay? So, ana siya. So, the dorsum or the venous drainage of, especially in the dorsum of the hand, it is drained by your basilic vein. No? So, natay vein drain. No? Ang fluid niya nag-adto sa tissue sa hand, kinadrain na siya sa vein. Balik sa ito ang circulation dito sa heart. Napag-ano siya yung lymphatic drainage. So, na siya yung medial via lymph, no? Na siya yung lymph vessels that accompanies the basilic vein through supratrochlear nodes and lateral axillary nodes. These nodes or this lymph vessel drains the interstitial fluid, yung ginatawag. Interstitial means between the tissues. Dito sa imuhang superior vena cava. Dito na siya ginadrain ang fluid, gikan diri sa upper extremity. So, the artery of the hand is supplies by dorsal arterial arch. So, this is on the dorsal side. Gikan na siya sa radial and ulnar arteries. So, sir, asa man na dapit? Ang imong kwan, ang imong artery diri sa hands, actually gikan na siya diri tanan sa imong brachial, no? Brachial artery nga nagsubay paingon diri sa kaning imong anticubital area. Then nag-split na siya sa duwa, no? Nagana. Then paingon diri sa ulnar, then radial. So it is named according sa location sa paasa sila nag-agi sa radial or sa ulnar side. So, ang radial artery, then ulnar. Then, nag-branch na siya. Nag-branch diri kung sa palm, ginatawag nga palmar arch. So, ang dua. Okay, diri man siya sa likod, so gitawag siya nga dorsal arch. Okay. Then, paingon sa digits. So, this is now the muscle of the dorsum of the hand. Okay, so you have long extensor tendon. So makita mo di kani nga dorsum, kani siya likod, no, kani siya dorsum. Kani ventral ni siya or palmar. Then or another term sa palmar, we have your volar. Then you have your dorsal. So unsa may muscles kanadiri? First makita nato kung ato nang liho ko na ito kamot, na yung manggataw dira, ano, manggawas kani, kana, kani, then dira sa pikas, kani ko, makita ninyo. Mayingon na siya nga, ay sir, pasmando ko, gagawas ako mga ugat. Actually, it's not ugat. That's a long extensor tendon. Okay, kana siya dira sa extensor digitorum, dira yung portion, paingon dira. Okay. So tendons na siya, that is a long extensor tendon. Dili na siya ugat nga ginaagyanan sa imong dugo, dili po na siya nerve. Okay? That is a tendon. Then you have your dorsal interossei. Unsa man na siya ang dorsal interossei? Ang dorsal interossei makita diri siya in between, no? In between sa metacarpals. Dire.
naana siya dira ang interossei no dorsal kana dira dadri pod. So ang primary purpose or action sa interossei is abduction. Then you have your abductors. So muna siya ay kita na to sa likod. You have your abductors. Ang ilahang function sa imong interossis, no? Gitawag na sila abductors. That's why you have here the dorsal interossei is responsible for abduction. So, ang middle finger niya is referens. When you say referens, ang middle finger ni mo, mag-abduct ka, wala na siya gamove, steady lang, di ba? Tanawan ninyo, i-abduct ka ninyong finger. Ang imong middle finger, wala siya nagpaingon dito sa kilid, o siya nagpaingon dito sa tikas kilid. Nara siya tunga, steady. So, it serves as referens. So the nga naman reference because the middle finger has two dorsal interossei. So duha siya its sides na siya interossei, no? Dire. Its sides na siya interossei sa radial nga side. Ug napud siya interossei sa napud siya interossei sa ulnar nga side. So pag abduct ni mo, birahon ang duha, mag-contract sila mo nang di siya mag-move. So the first and the fifth digit, when you say first, that refers to the thumb, and the fifth, wala. Pero sa nga nung maana man siya, ma-abduct man ang fifth o ang thumb gyapon. Nga nung man mag-ana, mag-move siya gyapon, no? Kung wala siya interossei, ano maka-abduct man gyapon siya? Because they have their own abductor muscles. Na kay abductor digiti minimi and na kay abductor pollicis brevis and lumus. So that's why maka-abduct yapon siya. No? Pero kani siya, sa interossei, ang kanira ang nainaa, no? Ang index, middle, and the ring. Okay? So kana siya. So mani siya ang long finger extensor, mani siya'y tendon, nga makita nato sa likod, nga maingon ta, pasmado ta. That is a long finger extensor. Then, kung imong tanahon, na siya kinatawag nga extensor hood, no? Kani siya, extensor hood ni siya. Okay, so, ang tendon dira, mupasok anang ilalong, no? Nara siya tunnel dira. Pag human, masplit na siya sa two, o insert diri siya sa kilid, ana, then, ang isa, dira siya sa tunga, paingon sa DIP. Okay. So, man ang makita ninyo, matingala mo ba nga masamad mo diri sa dorsum sa imong hand, no? Especially on this portion, kanin sa tunga-tunga ni mo, sa interphalangeal or intermediate, sa middle. Tingala mo puti, di ba? Makagis na siya dira. Naikutsilyo mahiwa ninyo, puti ang magawas. Tapos di kayo siya bloody. Yan ang di man siya bloody because wala man kayo siya blood vessel dira. Ang naadira is it's an extensor hood, an extension of your dorsal kwan ka ng aponeurosis gikan diri sa kadiri, no? Extensor na siya dira. Puti. So dili na siya dali-dali ma putol, no? Or ikat nimo. Man siya nakakuan. Kung ikat man gid nimo, magisi itong extensor hood, dili dayon functional pa ang finger maka flex and extend. Ganun man diri man siya nag-insert sa kilid. Wala man siya niagi sa tunga. So dili madaot ang imuhang movement, no?
nanay sad ka nindot ang design sa Ginoo sa atong kamot pa lang ha. And then gawas lang kung diri nagid siya mapuan sa tumoy ana masama din that's the time nga mo rupture na siya ang long extensor tendon. Pero panang sarang gina kinsa may tawo magputulog tundo. Then let's go with the palm. Okay. So in the palm, you have your palmar aponeurosis, flexor retinaculum, and palmaris brevis. So these are the most superficial structures sa atong palm, sa atong hand. So ang palmar aponeurosis, a triangular layer of deep fascia located between the two eminences, provides protection for superficial vessels and nerves and tendons, anchor to the skin and flexor retinaculum, splits into four slips that blend with fibrous flexor sheets of four medial digits. So dire sa kamot, bisan sa kamot kani sa palad, nanay siya aponeurosis dira. Because of, sir nga nang daghan man siya covering ang atong kamot. Remember that your hands is exposed in different environment, no? Nga maka-cause of damage. Init. Luto pa, no? So, kanit may permit. So, makita ni mo nga nung baga, no? Baga ang atong palad. Okay, design na siya. Nana siya mga pads nga dili ka dili-dili mapasok. Protected ang imuhang nerves, ang imong tendons, ang imong blood vessel diri sa palad. Kay importante kay pamot kay mao man siya almost 80% of our functions is done by our hands, no? So it is a transverse carpal ligament. Actually, kanang flexor retinaculum extension lang na siya diri sa imong aponeurosis diri sa wrist, no, dorsal and the dorsal and the palmar aponeurosis. Okay. So literally it attaches to the tubercles of the scaphoid in trapezium and medially attaches to the hook of Hamate in fusiform. So inhana siya ang iyang attachment. So you have here the palmaris brevis. This is a very short muscles, kay brevis man. O ang sunod na niya na siya ay palmaris. Pinapangita ang muscles. Okay. Extension na siya, no? Muna siya short nga kuwan sa imuhang palmaris lumos food counterpart. Anyway, trivia lang, no? Palmaris longus is a very small muscles and very tendinous. Taas kayo siya tendon. Gamay rin na siya. Inanarakataas ang dili niya. Muraginani rin siya kadako sa akong thumb ang kanang muscles. Ang palmaris longus. Gikan na siya diri sa medial side. Taas na siya, no? Nagka-attach diri sa flexor retinaculum. In fact, kung imo na siyang anaon ang imong kamot, nga mag-tighten na siya, na siya diri, nag-pull, no? Gamay ragit kayo. Ginagamit na siya for tendon graft, no? Sa mga na-rupture ng tendon, especially sa mga mag-repair sa tendon sa fingers, no? Ginagamit ang iyang tendon niya, nakuha na siya. Kaya pwede raman siya nakuha o niya dili siya maka-impaired sa imuhang functions because you still have this palmaris brevis. Okay, so flexor retinaculum and palmar aponeurosis, that is each origin. Naga-insert na siya sa skin on medial side of the palm. So, ang iyang panana is iyang ginapatens ang atuang panit sa kamot. You say tense is iyang ginapa-stretch para dili siya magpulo, bahalag mag-grinta.
nagapilit yun siya, nagastick sa ato siyang kamot, no? Ang atong skin. Then you have your carpal tunnel. So, diri class, kani diri, sa tunga-tunga, nana siya'y tunnel. So, if you're going to palpate it in the middle, tingala mo na ibuka, no? Di ba? Ang diri, mamani siya ay, so, ganin na siya sa badlit ng palan. Na lifeline, no? Lifeline man na diri ni mo. Kanang linya nga gikan diri pasaka. No? Dahil duwa na siya kalinya, kaning near sa tam, lifeline kuno ni mo. Ang kaning diri sa pikas, no, near diri sa little finger, muna siya kunoy lifeline sa imuhang uyab. Kanit, kaning linya? Kana? Ay, dinim. Kana, kanang linya? No? Ah. Hindi ko kakita mayo. Dahil ako sa screen. Okay, anak, no? Diba doon anak kalinya, no? Kani, kana, and asa na nabit? Bum, na, kana. That is lifeline nimo o lifeline si mo uyab. So, in between anak niya, murag na anak siya halo diri, mani siya diri ang dapit ang carpal tunnel. Ito nga. Kung sa may content anak niya, dra, no? Kay naman na siya, ganong nahimo man ang tunnel, sir? Because of the flexory tanakulum nga nag-anak. So, na siya lungag dito sa ubos. Okay, so sa may nag-agidra. So, you have your long flexor tendons of flexor digitorum superficialis, digitorum profundus, and flexor pollicis longus. This is for the thumb, flexing the thumb. This is for flexing the digits. No, kani siya, tama na siya sa, dito na lang na siya sa PIP or proximal interphalangeal. Kani siya, digitorum profundus, abot na ang iyang tendon dito sa DIP. Distal interphalangeal. Subot pa sabot, kanang superficialis, dirira na siya. No? Still, ang iyahang pagsulod diri, ang tendon na niya nag-split sa dua, o niya nagpakilid, wala siya nagpatunga. And then, nag-extend pa dayon, wala siya diri, no? Sa kilid. No? So, ang superficialis, dirira siya taman sa intermediate para mag-flex ani. Ana, ang imuhang profundus dira sa taman sa tumoy para mag-flex sa DIP. So, inana siya. And pollicis sa tunga. So, kani siyang long flexor tendons are innervated by the median nerve. Except for this one, which has dual innervation. Dual innervation na siya. Ang innervation ani niya, is ulnar and median nerve, no? So the rest ana nila sa long finger flexor, they're all median nerve. So you have here now the long finger flexor. So you notice kana muna ni siya, no? Nag-split siya ana. This is superficialis kanang puti. Muna siya tendon sa superficialis. Nagpakilid. Counterpart niya sa dito sa digitorum sa taas. Ang kaning itong, muna siya ay profundus. No, ano yun siya? Flexor digitorum profundus. Ng black. Muna ihang insertion. So when they contract together, kung mag-contract na siya as a whole, kanang dua, makaana ka. Ana. Tingnan naman, ma-flex niya ang ani? Ana, no? Kung ang imo lang superficialis ang mag-contract, ana lang na siya. Dira ra.
kung ang profundus ang mag-contract, ana siya. Hindi ay pira. Sir, kung kanidri sa minta carpal slipit nyo joint. Ana. So kanisya, this is already with intrinsic muscles of the hand. When you say intrinsic muscles, okay, ma-encounter magina ato na. Sige. Ang intrinsic muscles that refers to the muscles that originate from the hand and inserts at the hand. Ang extrinsic muscles is the group of muscles that originate outside the hand and inserts on the hand. So let's take for example, flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus, these are extrinsic muscles. Ang ilang origina sa medial epicondyle, ang ilang insertions na address sa digits. How about intrinsic muscles? You have your lumbricals, enterossei, adductor GDT minimi, adductor pollicis longus. No? These are intrinsic means ang ilang origin na aralasyon na sa within the hand, nag-insert po siya na sa hand. No? So, Moni, kanisya, this is already with intrinsic plus. When you say intrinsic plus, nag-contract ang intrinsic muscles ni mo, basically your lumbricals, nag-flex siya sa imuhang metacarpals. Kung mag-inani ko, nani lang ang akong pagkumo, mag-ana, this is what they call intrinsic minus. Nga nung intrinsic minus, wala ni siya ga-contract, kaya nga naman, extended man, naka-neutral position ang ako ang metacarpals, diri, metacarpophalangeal no? Nga joints. Wala siya ay range of motion. No? Wala siya naka-flexion, wala siya naka-extension. So this is intrinsic minus. Wala ka-contract ang intrinsic muscles. So kung mag-inana, that is intrinsic plus. No? Naka-contract lang ang intrinsic. Kung mag-inana ko, fully closed fist, this is both intrinsic plus and extrinsic muscles are contracting together in forming the fist. Okay? Inana siya. So, kani class, mao ni siya imong aponeurosis palmar. Okay? So, these are the intrinsic muscles of the tongue. You have your tenar. Mao siya diri. Kanang tenar eminence, kanang nagpaburot sa imuhang kaninga portion, sa imuhang thumb, that is your abductor pollicis. That is innervated by ulnar nerve. So, imagine, no, ang ulnar nerve na ara diri, pero kaabot ang iyang innervation diri sa abductor pollicis. Oh, adductor pollicis. Sa pagyon, abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, and opponens pollicis. Now, these three muscles, the AFO, para dili mo malimot, ang AFO, ang iyahang innervation ana is median nerve. Tatugay na dito ang adductor. Sir, malibog ni adductor. Lahi man na kay adductor. Diri kay adductor. So, ang adductor, ulnar. Ang abductor, that is median. Member na siya ang abductor sa AFO. Flexor pollicis and opponents. So these are all tenon eminence muscle, tenar, no diri. No mo na siyang dako siya kay ngano upat ka muscles ang naadri dapit makit-an. Okay? Oh, kani siya nga muscles kani. This is adductor. You have here your mo kani siya. This is the flexor. You have here, oh no, this is your abductor, the flexor, and then you have here the
opponents, no? Ano siya? So ana, dumunag dako siya. Muna siya nga group of muscles katong upat. Ando ta sa kumingking. Dere. Okay ba? Kadako gyapon gaburot, no? So you have their hypotenar eminence, which is the intrinsic muscles of the fifth digit. So here, makita na ito, napuntay apo dito sa pikas. Abductor, digiti minimi, flexor, digiti minimi, brevis, and opponens, digiti minimi. Kaya mo na makaanak pa ng imong small finger, no? So then, ang innervation niya is ulnar nerve. So tulo. So kana lang siyang tulo. Anak, pasunod. Anak, this is your abductor, digiti minimi, the flexor, and your opponents. No? So, kani, amo ni siyang ab, kani siya ang flexor, kani siya ang opponents. Pasunod rin na. So, long digital flexors, mano ni siya gaina, ang atong gisgutan. So, your superficialis flexes the PIP. So, each tendon passes to the prep. Manasing yung kong gainang, kana na siya ang superficialis. Kaning joint sa mga anak niya. Kaning sa tunga-tunga ba? Kana, anak. Wala siya. Or kana. Each tendon passes through fibrous flexure sheets, and each tendon bifurcates opposite proximal phalanx, and its tendon inserts in the middle phalanx. So, dire na siya sa middle phalanx, no? So, side na pang insert. Ang profundus flexes the DIP, more active than superficialis in its tendon on the distal phalanx. And never mind the vinculate. Wait a minute, somebody PM me a very important information. Wait lang. Just want to read it. Ilang klase ha?
Okay, so very last one. So this is now, no, balik lang ni siya ka picture. Muna ni siya, no, dari na ni ang ato ang this one, white one gay na mo ni siyang superficialis, and this one, this is the DIP, you know, kanang itong. Okay, so ang sunod na itong makita diri is your enterocytes. The dorsal and the palmar enterocyte muscles. So, bipinnate na siya nga klase sa muscles which each arises via two heads from adjacent side of two metacarpals. So, ang ilahang insertion na sa extensor expansions. No? So, nasa sa radial side o nasa sa ulnar side. So, muna siya nga ang medial, dua ka buok. O niya ang imuhang ang middle phalanx, dua. No? Then, ang imuhang thumb, wala. O ang kanindri sa kamingking. No? Wala siya. Kay diri ra man na siya dapit, no, duha ka side by pinate nag kwan. So inani siya class ang iyang nawong kung tan-aw nato. So notice nimo, this is the middle phalanx, this is the thumb, this is the small. So makita nimo mo ni siya, no, kana. So the middle duha gid na siya kabuok. Oh, kanin siya ang sa index. So, inana siya ang nawong sa interossei. So, inana siya ay dorsal o inana siya ay palmar. So, ginasupply na nila, no? Inana siya gasupply sa imuhang digit except sa third. No? So, when you say third, 1, 2, 3. So, ang diri, wala siya ay palmar interossei. Pero na siya ay dorsal interossei nga doon kabuok. Okay? So, diri, wala siya ay palmar, ang imuang middle finger. Okay? Okay, reference man siya. Then you have your lumbricals. Ang lumbricals is a small, narrow, elongated muscles which arises on the radial side. Okay. So ang innervation na niya tunga, no? Kay foreman. So ang dua, ang radial side, ang diri na portion kaning gikan diri paingon diri sa imong index innervated sa midyan. Ang gikan diri paingon diri sa imong kaning portion is innervated sa imong ulnar. Kay ulnar side man siya. Okay, so gito nga niya ang upat. Ang iyang functions is to flex the MCP. When you say MCP, that's metacarpophalangeal joints. No? So, flex the MCP and extend the IP. So, kainan na siya ng posisyon. Flex the MCP and extend. No? Motongin ko gayon na nga, intrinsic plus. Kana. Sir, kung mag-inana, dahil na siya, dira. Mag-ana. So, this is now with the cooperation of your long finger flexor. Long flexor tendon. No? Inana siya. So, inani, no? Ang imuhang interossei is innervated ang sa ulnar nerve. So, although dorsal tuunta ang interossei, pero dili radial nerve ang nag-innervate niya. Nasa sa likod, pero dili siya radial nerve. Ulnar nerve na siya. So, if you notice diri sa hands class, most of the intrinsic muscles of the hands are innervated by the ulnar nerve. Gamay ra ang sa midyan. Maihap na.
Now let's go to, so kani siya lumbricals, light na siya, no? Makita na natin niya diri sa us. So ang iya tong hands ginasupplyan niya sa blood through superficial palmar arch and deep palmar arch. Muna yung nag-supply sa itong hand. So you have here radial and ulnar artery. Continuation na siya gikan diri. So, nanganong nag-arch man na siya, sir. Kay gaana man na good. No? Gatugana siya diri sa kamot. Murag nag-rainbow siya ang duha ka artery nga nag-abot, no? Anang palmar and palmar arch, no? Nagitawag. Sumuning nag-innervate niya gikan sa radial and ulnar. So that's why you have two pulses in your wrist. You have the here dire sa pikas, kining dire na kay ulnar pulse. So pasi pangutan mo ba? Can you palpate the ulnar pulse? Yung maingon mo nga dili kay dire ra gyud sa radial ra gyud. Atiri, ang radial ni mo na ana siya pulse, no? Nganong naa may pulse aning duha because naa sila'y artery. Ay ulnar o in radial artery. Pero gigamit lang nato ang radial artery as basis sa pulse nato nga assessment. Kaya nga naman, mo mo siya easily nga i-access. No? Pagpatong ni mo sa tudlo, sayon ra kayo siya. Mapalpate na na dayo nato. Unlike sa ulnar nga hiwaman ka ay siya patungan. No? Gamay. No? Wala kayo dako. Di lapad ang tumoy sa bukog, no? So, kani siya class, kani, mo ni siya ang imuhang lumbricals, kani nga muscles. Kani, mo ni mong ulnar artery, pag-abot diri, mo ni siya imong arch. Nag-abot na ang imuhang kini radial man ni, nag-agi siya diri sa in-between sa imong thumb, kaning wave space diri, no, kaning wave space imong thumb, da gikan ang radial nagpasok, nag-anak siya dra, naglusok. So this is now your arch. So makita nato nga by this kaning a portion diri gikan aning kaning a phrase pasaka diri dapit wala siya ay blood vessel na, gagmay na kayo, no? Muna siya, gikan diri, ani nga portion, o diri nga portion, muna yung ginatawag nila, may encounter ninyo ni siya sa magi, no, no man's land. Anong no man's land man na, wala na siya blood supply kayo dira, gamay ra, ang blood vessel nga natin. So that's why gina-warningan din ko na as much as possible dili na siya dapit masamad o dako. Kaya kung masamad na siya dira, prone na siya sa contracture. Ang soft tissue maayo pero maglisod ka ihnat. Mag-contracture na siya, biraho niya, mag-shorten ang tissue. No? Ang scar, yung labi ng scar na ma-form. So usually paingon siya sa flexor da yun yung deformity mag-ana nga tudlo. Makita ninyo na sa mga pasyente nga napaso la involving this area nga ilang kamot nag-ana or nangasamad sila dako. So let's go now to your snap box. So sa anatomical snap box lang po yung tao na ko, ha? Para maklaro na to, no? Kay kundra rata sa okay. Wait lang, ha?
Okay. So, ako ni siyang i-share, be. May ko i-share ng tab. Para makita gini. So, kani siya class, mo ni siyang ginatawag nga anatomical snap box. Kani? Ang ihang floor ani, kaneng nag-pink. Sorry ah. Walay halang politika. Pink lang yun ang i-color kay para ma-emphasize. So, kaneng ilalam ani niya, diri sa base, mo na diri mo hang scaphoid, no? Mo na ang floor sa imong anatomical snap box. No, kani, these are tendons. No, tendons na siya sa muscle. Ginatawag na siya nga boundaries. Okay? Sir, pasmado lagi na, dili, tendons na, ano? Kani, tendons na siya klasa, dili na nga, ingay nga, ang walang anak, blood vessel ang anak, kani, oh? Na, kana, oh? Ulay nerve dira ang gawas. Dili ni mo makita ng nerve galas. Ano man di makita ng nerve kay arrangement van vein artery nerve. Taas ana tendon. So naa sa ilalong pa ang nerve. So kana siya ana no? So going back dito, ang border sa atong snap box, you have sa lateral tendons of adductor pollicis and extensor pollicis. Ang tendon sa extensor pollicis mo ay ang posterior nga border. Sir, asa man na siya dapit? So, balikan na itong image. Dire. So, kani, no? But sa both dorsum ni siya, kani siya, kung imong anatomical position ni siya, mo ni siya lateral. So, kani dire, mo ni siya imuhang tendon sa imuhang abductor pollicis and extensor pollicis brevis. No, kani siya nga tendon. Duha na siya kabuok dira. Ang tanaw na sa ilalong niya. Kani siya, muna siya ay medial. Ano medial ka, anak man? Diba? So, ang dito nga side, kay mo maning thumb, ang dito nga side, mo na lateral, ang dito nga side, or diri the pit, mo na siya ang medial. So, kani siya, mo na siya ay tendon sa imuhang extensor pollicis na lungos. Kana. So, mo na siya ay snap box. Now, kani kasagara, mga tendon, mo na siya ay mag-inflame, kani, abductor pollicis and abductor pollicis and extensor pollicis brevis. Kani siya yung kasagara mag inflame diri the pit. No? Labi na sa mga sugarol sa sige anak kita. Majungira. No? Maghikap sa pizza sa banjong. Mag-anak sa baraha. No? Mag-ihap sa kwarta. So, kani siya usually ang mag-inflame. Magka-tena sa deeper veins nga ginatawag. Okay? So, going back na sa ato ang so, muna siya iyahang boundary, no? So, sa lateral so, shared window. O, anak siya. Nerve supply sa hand. Okay. So the ulnar nerve enters hand superficial to flexor tenacillum. Superficial branch, muscular branch sa palmaris brevis. So nagasupply ni siya class no, ang ulnar nerve diri sa hand. Ang deep branch nagasupply sa hypotenar muscles sa ulnar side sa lumbricals and all interossis and adductor pollicis. So diri kani kani siya class mo ni mong ulnar nerve. So makita ni mo na ara siya sa gawas. Drip. Na ara siya dira sa gawas. Wala siya unlike sa median, yung median diri nag-agi sa ilalom aning flexor tenaculum. So ang iyang ginasuplayan mo ni siya kita ninyo ni nga mga branches. Ana that is for the thumb of the adductor pollicis. Then kana
Kana so daghan ang yung supplyan, no? Pila to? All inter all size, two lumbricals, and then hypotenar muscles, no? Kung natong tanawon, di sa taas, so, nara, hypotenar, all inter all size, two lumbricals, nga sa ulnar side, and adductor pollicis. Muna ginasupplyan niya, no, sa ato ang ng mga muscles para mag-move na sila, mag-contract. But sensory class, no, sensory distribution, kanidri, kaning sa ulnar na side sa hand, no, ulnar side sa hand, inanin niya siya class. Kana, kanang tulo? Katunga, aning imong middle finger, katunga anak niya dira sa palmar side, palmar nga portion, katunga anak niya, tapos kaning duha. Kung hikapon ni mo na makapil ka, buta sa but intact ang imuhang ulnar nerve. Tama diri. Nga naman, ang remaining ani, kani o kaning tang, o katunga ani, sa middle finger, these are all innervated by the median nerve, ang sensory. Sensory na klasa, dili motor ha, motor muscles man. So, inana. Sir, how about diri? Ang diri class, puro ni siya, median nerve. No? Ang sensation diri, ihanap tanan sa median nerve. So, ang median nerve enters the palm through the deep to flexor tenaculum, divides into lateral and medial branches. Ang lateral branch nag-innervate sa tenar. Of course, very obvious, kay lateral na siya. So, tenar muscles. First, lumbrical. Ang medial branch nag-supply sa second lumbrical. And muni ang cutaneous, so muni siya ang sa imuhang sensory. Then cutaneous to anterior surface of the thumb, radial side of index finger. Nana siya. So dire, no? Kani, sir, nganong na ito to four? Kani dire sa kilid, no? Dere, ana, median. Pag anterior ana niya, ulnar. No, kani dere? Anterior ana niya, ulnar. Pero pag abot ani sa kilid, kani dere? Kani radial side, ana dere? Kani dere, median siya. Median. Including the fingertips. So, ayan na. Inana siya class, no? Kani clinical notes naman na siya. Ato rin siya pa noon sa laboratory next week, March 8, kung naamo diri. Ato na siyang i-pang-discuss sa lab. Kani mga mallet finger, dupoy trans contracture, pollis fracture, fracture of scaphoid, no? Ay makita na nato siya dito. Pati ng extensor mechanisms, punta na siya, mga rest injuries, dito nato na siya itakol sa laboratory, kaya na na siya special test, at the same time, dito po nato makita ang function sa mga muscles. So, habit na, ha? I hope di ko mapalaw anak sa inyo kung pag-abot anang adlaw. Okay? Any question? Almost 9:30 na.